nila yon, and ang kailangan lang nun is yung agreement nyo. Hi everyone, welcome to my channel. So it's me again, Hannah Lee, Hannah Lisa, Hannah Lisa Vlogs, the bisdak, ang bisayang dako. Right, ayan. Sa mga hindi na, sa mga hindi na alam, ayan. Ako nga pala si Hannah Lisa, isang OFW vlogger dito sa bansang Singapore. Ayan, so ako po ay isang katulong kasambahay, maid, helper, mochacha kung tawagin ng iba. Ayan, so sumasideline po kami. So sideline ko po itong aking pag-vlog. And marami po sa amin ang nagsa-sideline dito as a vlogger. So, yun. So, ngayon guys, i-share ko na naman sa inyo yun, paano mag-apply, paano mag-process online pag ikaw ay mag-transfer ng amo. Okay. So, ano po ba ang ang kailangan? Since yan na, ayan na naman tayo, si Bisaya, ayan. Ayan na naman si Bisdak, nabaluktot ang ating dila. Ayan. So, paano mag-transfer online? No, paano mag-process? Ayan, paano maghanap, mag-transfer ng amo? Hold on. So paano mag-process? Ayan, kung ikaw ay mag-transfer ng amo, and lalo na't once a week lang yung once a month lang yung iba nakakalabas, and hindi pinapayagan ng amo na makipag-meet up sa mga employer, and lalo na sa panahon ngayon na sobrang higpit ng mga amo at hindi basta-basta pinapayagan ang kanilang mga katulong na lumabas, and lalo na kung mayroong mga hindi pagkakaunawaan. So nandun yung takutan na pag hindi ka makahanap ng amo ng ganitong isi-send back na kita sa Pinas. So syempre tayo yung mga nag-a-apply na takot ma-send back sa Pinas, nag-aalala, worried na worried sila, paano na kung hindi ako makahanap ng amo ng ganito, paano na. So, i-share ko sa inyo ngayon, guys. Experience mismo ito ng aking pinsan. Ayan. So, aking pinsan ay lagi silang may ward ang kanyang amo. Lagi silang hindi nagkakaunawaan ng kanilang amo. And hanggang sa umabot, actually, umiiyak siya sa akin minsan, nagsasabi siya sa akin ng kanyang mga problema, and syempre hindi ko na lang banggitin kung sino paraan din. Nagsasabi siya sa akin yung problema, sa kanyang problema sa akin regarding sa amo niya, na matagal na, and actually sabi niya nga noon, baka hindi siya tumagal ng isang taon. And sabi ko, kasi may mga anak siya, may pamilya sa Pinas. So sabi ko, hindi rin ganun kadali na magdesisyon kasi bago lang siya noon. So, yun nga. Hanggang sa lumampas na siya ng 1 year, and yun nga, nung lumampas na siya ng 1 year, sabi niya, baka hindi niya na naman matapos yung 2 years. Kasi, lagi siya pumupunta sa akin pagka day off niya, dito siya nagpapahinga kasi hindi siya nakakapagpahinga ng maayos, and yung kanyang amo ay Chinese kasi yung kanyang amo. So, hindi siya makakapagpahinga ng maayos. So, happy na siya pagka nag-off siya, dito agad siya sa bahay and natutulog. Hayaan ko lang niya siya dito matulog o makapagpahinga ng tamang pahinga. So, ngayon, matatapos na yung kanyang kontrata and nagkasagutan na naman sila and gusto siyang i-send back ng kanyang amo. So, syempre, ganun na yung kanilang sitwasyon, hindi sila nagkakasundo palagi. So, parang nag-decide na siya na uuwi na lang or lumipat or lilipat ng amo, pero uuwi muna siya. And sa panahon natin ngayon na itong pandemic, hindi ganun kadali na makakabalik siya. So, dapat uuwi siya by June 6, last June. So, uuwi dapat siya. Pero actually, ang kanyang work permit is may expire ngayong August 31st. Today. Yeah, expired na. So, ang ginawa namin, so, yun nga, may kilala akong naghahanap din sila ng katulong. And actually, dapat kapatid ko yung ni-recommend ako. Ni-recommend ko sa kanila yung kapatid ko, which is 6 months ago.
So, yung kapatid ko, umukay na, oo na sila, okay na, both side, okay na sila ng magiging amo at yung kapatid ko. And then yung kapatid ko, umatras, nung ano na yung COVID, ano, umatras yung aking kapatid. And naisip ko na, why not yung ano ko na lang, yung pinsan ko na lang. Actually, pinsan ko siya sa ano na malayo na ng side ng lolo ko, pero gano'n naman talaga tayo dito sa abroad. Kahit gaano pa kalayo mong kamag-anak yan, we claim it as ano, kasi ang pakilala ko talaga my cousin. So ang ating mga amo naman hindi naman yung magtatanong bakit mo naging cousin, paano mo naging kamag-anak ito, si ganito, gano'n. So yan na, so balik na tayo. So, nirecommend ko yung aking cousin na actually may ano na pala, may usapan na sila na dapat papauwiin na siya ng June 6. So may ticket na siya. So ngayon, sabi ko, i-recommend kita. Ayun nga, i-recommend kita. Ang problema niya ngayon, once a month nga lang siya pinapalabas ng kanyang amo. Kung lalabas siya, marami pang itchiburecheng kailangang gawin, marami pang iti-check, and hindi niya hawak yung kanyang work permit. Ayun, sa mga bagong ang work permit po, atin po yan. Hindi po yung amo ang magkikip ng ating work permit. Ang work permit is belongs to the helper. Nasa kontrata nyo yan. Magbasa po kayo and huwag kayong matakot. Pag kukunin nila ang work permit nyo, pwede kayong magreklamo. So, hawak nyo ang inyong work permit and ang inyong passport. Hawak dapat yan. Hawak nyo dapat. Hindi hawak ng amo ang ating mga passport. And magbasa-basa po kayo. Nandyan po nakalagay sa MOM na hindi, they are not allowed to keep our personal belongings. So, personal belongings po natin ang ating work permit and ang ating passport. Pero I think may mga iba pa talaga mga amo ngayon na talagang hinahawakan pa nila yung passport ng katulong. And ayun na. So, ngayon, then iniintroduce ko sila sa isa't isa kasi gawang umatras yung aking sister. And hindi pa rin ganun basta kadali ngayon magpapasok ng mga baguhan ang Singapore. So umatras yung aking sister, so ni-recommend ko sa aking cousin, and habang nilalakad ko yung aking cousin doon sa magiging amo, and yun, try to ano ko, and then habi ko naman sa kanila, kilala ko yan personally, and kasi magkaka-baby yung magiging amo, kaya sila kukuha ng katulong. Sabi ko, kilala ko yan personally, and kamag-anak ko yan, so ayun, talagang ipapangako ko sa inyo na magiging okay siya sa inyo, kung ano man ang problema, let me know. So yun, so niligawan ko muna ng niligawan yung magiging amo niya. And so ang nangyari, ako muna yung nakipag-usap, and then conference call ko. So nag-WhatsApp call kaming tatlo, and yan, in-explain ko sa kanya, and yun, pagka hindi naman ako nawaan, in-explain ko rin ang maayos sa kanya, and in-explain ko din sa magiging amo. So wala siyang walang day off, once a month lang. So paano nga ba namin ginawa ito? So yun, nung naging okay na, on that time, okay na, parang okay na, so nag-arrange ako ng day, and sinabi ko sa na pwede siyang lumabas ng ganito, hindi man siya mapayagan, we will try na palabasin siya. So nagkaanuhan na naman sila ng amo niya, and yun, kasi okay na sana, and sinabi niya sa amo niya na, aalis yung pinsan ko and ako yung papalit sa kanya. Ganun na lang para payagan siya. And mali pala kami dun kasi lalo siyang hindi papayagan. And yun nga, nagkaanuhan na sila, isa-send back na nga siya by June 6 dapat. So mayroon na siyang ticket. So ngayon, sinabi niya, sige, hindi na lang ako lilipat, maghanap na lang ako ng iba para hindi ma-involve yung aking cousin dito. So ang ginawa, sabi, so parang binigyan siya ng time limit or day limit. Lumabas ka ngayong araw na ito, pero gusto ko ngayong araw na ito ay makahanap ka ng amo, pero kung wala ka makitang amo, tuloy ang uwi niya.
And then, syempre, kasi alam na namin, meron na kaming prospect amo and ano. So, umukay siya. Sige, okay, deal. So, lumabas siya. So, nag-meet up sila ngayon ng itong mag-asawa. And yun, nagkasundo na at lahat. And sabi ng mag-asawa is, hindi pa rin nila alam kung ano yung magiging desisyon. Kasi syempre, iba pa rin yung sila na yung nag-uusap without me. Sila-sila lang para ano. Kasi hindi naman ako yung... hindi naman ako yung mag-a-apply. Kasi gusto nila, kung pwede nga lang, ako daw yung kukunin nila. Which is, hindi naman pwede. Kasi syempre, ang bait din ng aking mga amo. Hindi ko rin niya ipagpapalit. Sabi ko nga, it's either lilipat ako pa ibang bansa. Lilipat ako ng amo. Or, kung uuwi na ang mga amo ko sa Canada. Either uuwi ako, or... So, basta yun lang yung aking choices. Lilipat ako kung sa ibang bansa. Ayokong lumipat ng ibang amo kung dito lang din naman sa Singapore and nandito sila. So, yun. So, yun na. So, naging okay na, sabi, pag-usapan mo na nilang mag-asawa, ganyan. So, pero alam ko naman na on that time, 80-20, 80% okay and 20% nag-aalinlangan pa sila. And, so, naging okay na. And, direct yun. Kasi pareho nilang nahanap ang isa't isa. Hindi sila dumaan sa agency. So, okay na ang lahat. So, paano nila na-i-process yun without personal appearance? So, ganito lang. Kasi wala na siyang day off. Last day off niya na lang yun. Hindi na siya papayagan. Ang last niya na ano is kung makalipat na siya ng kanyang amo. So, ang ginawa, itong ano, may contact na agency. Ayan. Sa mga ano pala, sa mga gustong mag-transfer and wala kayo, ano, pwede po kayong mag-comment sa baba na mayroon po kaming agency may i-recommend sa inyo. Okay. So, ganito. So, mayroon na kaming agency. So, mayroon, bawal tayo mag-ano ng agency. So, mayroon na. So, pinrasis nila yon. And, ang kailangan lang nun is yung agreement nyo ng iyong amo ngayon. Yung amo mo ngayon. So, yun lang naman ang kailangan. Kailangan, guys, yung pinaka-importante talaga, pipirma ang amo nyo ng release paper. And actually pala, ang ano pala ng kanyang amo, hindi niya pipirmahan yung release paper o hindi niya i-release yung aking cousin hanggat hindi nababayaran yung pinambili niyang air ticket. So, yun, which is we are lucky naman na yung mag-asawa ay willing talaga. And actually, dapat willing silang gastusan yung aking kapatid from Pinas papunta rito. Pero yun nga lang, hindi ko mapilit yung aking kapatid kasi natakot din siya. So, yun. So, binayaran. So, naging okay na ang lahat. So, yun lang yun. Pag kailangan ng process online, ang kailangan lang yun is yung agreement yung dalawang mag-amo. Dapat magkasundo kayo. Which is okay rin naman yung aking cousin kasi alam niya, kailangan niya. Ganun kasi eh. Tayo yung may kailangan. Kailangan natin suyuin. Ayun, so, inaamo-amo nyo na lang yung ganun na lang. At least, ang mahalaga, hindi siya isi-send back sa Pinas, is makapag-transfer siya. And okay na, nag-usap na yung dalawa, yung amo niya ngayon and yung magiging amo niya. And bukas, alilipat na siya. So, ayun, so paano niya yun pinrasis na hindi naman siya nakakalabas? Okay, so ganito lang. Ano lang, ni hindi pa siya nakapunta sa agency. So, hindi rin pumunta sa agency. So, sila, online processing lang. So, through agency, kumontak sa kanyang magiging amo and kumontak sa kanya. And ang kailangan doon is yung release paper lang. So, ayun, nagkasundo-sundo ang lahat. And yun, ang yung release paper niya is sinabmit doon sa magiging amo. Pinikturan niya lang sinabmit ang kanyang mga work permit, ang kanyang copy ng kanyang passport, sinabmit doon sa magiging amo niya. And napaka helpful din ng magiging amo niya, sila-sila na yon lahat. And may sinend lang sa kanya na ano, eto po. Ay, lagay ko na lang. May sinend na sa kanya ng yung para galing sa ministry, galing sa MOM, Ministry of ano, basta galing dito sa ano,
na papilapan sa kanya. So, may sinend na sa kanya ng papilapan. And yun lang yung pinilapan niya lang yun. And then, yun na. Basta kompleto na lahat. Yun na lang talaga pinaka-importante doon is yung agreement niyong mag-aamo. So, kailangan kung lilipat ka, dapat wala kayong ano ng amo mo. Dapat maganda. Maganda ang magkasundo kayo isa't isa na. Talagang hindi na tayo mag-work out. Kailangan nating maghiwalay. In a good way. So, ganun lang. Release paper lang. Work permit niya. Copy ng work permit niya. Copy ng kanyang passport. And yun, submit. And mag-forward sila sa iyo ng may ita-download. Ilagay ko na lang kung ano yung ita-download. Mag-forward sila sa iyo. And ita-download mo yun. Fill upan mo yun. Fill upan mo yun. Pag natapos mo yun, i-forward mo ulit sa kanila. And yun na yun. As long as mapirmahan, ma-fill upan mo lahat. And actually, ano lang naman yung mga personal details mo lang naman yun eh. Personal details mo lang yun. Yung ano mo dito, yung permit mo dito, sino yung naging amo mo, ilan taon ka dito, mga ganyan-ganyan. Ilan mo, year ka na nag-stay dito sa Singapore. And yun. So pag na-submit mo na yun, waiting ka na lang sa ano, wait ka na lang sa approval. And nung sinabmit niya yun, I think nag-wait lang siya ng 7 working days. Yeah, 7 working days and okay na. Approve na. So, ganun lang kadali and ganun lang kadali basta may amo ka na, basta't may among willing na. Kung ayun, mas okay kasi na mag-transfer tayo nang hindi tayo dadaan sa agency para hindi na tayo magbayad pa ng 2 months. 2 months. May ibang agency, 1 month. 1 month po ang deduction nila pag nag-transfer ng amo. And pag nahanap nyo yung amo, kayo yung nakakita sa amo, ikaw na mag-transfer, wala ka nang babayaran. Wala ka nang babayaran. And ang mag-process, ang mag-pay sa processing nun, yung magiging amo mo. So, yun. So, ganun lang. So, mayroon kaming agency na nagpa-process sa mga ganun. And without personal appearance and okay na, hindi na siya. Kasi, kasi may mga amo talagang hindi ka basta-basta makakalabas. So, yun. Hindi na siya kailangan pumunta doon, pumunta dito, wala. So, wala siyang yun lang yun. And, ngayon, may work permit na siya. So, lilipat na siya bukas, September 1, 2 p.m. Alright, okay. So, yun lang po, sinier ko lang po sa inyo. And, kung gusto nyo, kung meron kayong prospect na amo, eh, hindi nyo alam kung paano, mag-comment lang po kayo down below. And, we will try to help you. And, meron kaming agency na nagpa-process ng ganyan. So meron kaming kilalang agency and pwede naming i-recommend with their permission and sinabi rin nila sa amin. So yun. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyo pagbisita kay Hannah Liza. Ayan, ako po ay magpapahinga na. Ayan, tinan nyo ang akong suit, guys. Ayan, so rest time ko kasi bago after lunch rest time ko and maya magluluto na tayo ng hapunan. Alright, thank you so much for watching, everyone. Please don't forget to like, comment and subscribe and click the notification bell for you to be notified in my next video. Bye. More vlog to come regarding OFW here in Singapore. Bye.